This is me, Mara, and welcome to my another vlog. Yes. Welcome to my another vlog. Thank you for watching my two previous vlogs. If hindi mo pa sila napapanood, ito sila. Please watch them. So today we are going to have another book haul. Yes, pero today medyo may kind of challenge ang ating book haul dahil meron tayo dito 500 pesos. Ayan. Meron tayo dito 500 pesos at ito lang ang ating budget para sa ating book haul. At syempre, dahil nga tayo ay kuripot, masinop, budget-wise, syempre, dun pa rin tayo bibili sa sale. Katulad nung aking first vlog na National Bookstore 99 sale, dun pa rin tayo, tatangkilikin pa rin natin yan dahil sobra tayong sobrang malaki yung na-save natin sa ating previous book haul. Kaya, ayan, ito part 2, pero this time meron tayong budget na 500 pesos lamang. Okay, at ang tanong, ito bang 500 pesos na ito ay may patutunguhan pa? Meron pa bang mabibili sa 500 pesos na ito ngayon dahil ilang araw na ang lumipas at marami na ring mga tao ang nakamili sa National Bookstore 99 sale. So, meron pa bang magagandang titles na mapapala itong ating 500 pesos? So, malalaman natin ngayon yan sa ating vlog. Stay tuned! Yan! And, syempre din, humawak tayo ng pera. Tayo ay mag-alcohol. Dahil hahawakan natin ang pinakamamahal kong libro. Dapat malinis sa ating mga kamay. Ayan. At yon, pumunta ko ulit sa dalawang magkaibang branches ng National Bookstore. Ang unang-una kong pinuntahan ay ang National Bookstore Katipunan Avenue Branch. So, itong National Bookstore na to ay malaki ang kanilang store. Ito ay two-story na National Bookstore. Ito ay malaki at maraming books din talaga. Kaya naman, makakainggan yung pumunta. Talagang yung nasa isip ko, dahil nga ang mga previews sa pinagbilhan ko ay sa UP Town Center at sa Robinson's Metro East na ang mga National Bookstore doon ay may mga kaliitan. Kaya parang excited ako sa Katipunan Branch kasi oh my gosh, ang laki-laki. At definitely, mas marami silang books, mas maraming titles. Yun nga lang ang tanong, dahil lumipas sa ang mga araw ng sale na ito, meron pa bang mabibili? Meron pa bang mapapala ang ating 500 pesos? So, thankfully, meron naman. Ayan. So, mapakita ko sa inyo, guys, ulit ang aking mga napamili. Dahil nga, 500 pesos lang itong ating budget ngayong book haul, hindi kasing rami nung nabili natin before. Ayan. So, ilang mga libro nga ba ang aking nabili sa book haul na ito? Ito. Ta-da! Ayan. Ta-da! Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Actually, isa dito bonus. Ano yan? Originally, 5 lang talaga yung nabili ko sa dalawang branches ng National Bookstore again. So, 6 books for 500 pesos. Expected na lang ata 5. So, tignan natin bakit 6. Ayan. So, bucket of 6 chicken ba yun? Hindi. Tignan natin kung bakit ba ano yung mga nabili ko. Ako ba ay may nabili na naman na 50 pesos or nag-exceed ba ako sa budget natin. So, let's see. Let's find out. Sa National Bookstore Katipunan Branch, nakabili ako ng, tada, 4 books. So, unahin natin ito, Career of Evil by Robert Galbraith. Yes. So, ayan, ito ay an international bestseller at ito ay mystery thriller, kaya naman nagustuhan ko siya. At ang kanyang original price ay 399 at nabili ko lamang ito for only 99 pesos, kaya I was able to save 300 pesos. Ah, diba? Wagi! Okay, next. Ang susunod naman na nabili ko from National Bookstore Katipunan ay ito. The Shack by W.M. Paul Young.
ito ay 399 pesos din ang kanyang original price at nabili ko lang siya for only 99 pesos alat, kaya 300 alat ang na-save ko. Ayan. Itong The Shack, alam ko maraming mga bookworms ang familiar with this book kasi madalas ko itong makita sa mga must-read books na mga lists from Pinterest, from Google. Ayan. Kaya nung nakita ko to, parang sabi ko nga eh, familiar. Tapos nung nabasa ko yung kanyang synopsis, parang maganda naman, kaya kinuha ko na siya. And of course, for only 99 pesos, pakakawala mo pa ba? Huwag iulit. Ayan. Next na nabili ko ay ito. Like Water for Chocolate by Laura Eckerell. Eckerell. Ito naman yung third book from National Katipunan, Like Water for Chocolate by Laura Eckerell. Sabi ni USA Today, this is a mystical Mexican love story that will charm the palate and the heart. So it's Mexican, kaya parang very different from the usual books na binabasa ko, kaya binasa ko siya and this looks interesting rin. At ang kanyang original price ay 435 pesos at nabili ko lamang siya again for 99 pesos. Kaya naman, I was able to save 336 pesos. Yay! At ang pinakahuling nabili ko sa National Bookstore Katipunan branch ay Into the Water by Paula Hawkins. Ayan, si Paula Hawkins din ang author ng The Girl on the Train na nabasa ko na rin years ago. Kaya alam ko na may enjoy ko to. Kaya nung nakita ko to, parang oh my gosh, parang kailangan makuha ko talaga siya. At ito ang pinakamahal na libro sa lahat ng toy for going to base from the original prices, dahil ang original price niya ay 799, 'di ba? Ang mahal. At nabili ko naman siya for 99 pesos, kaya waging. Ang daming waging. Ayan, ano rin siya, mystery thriller din ulit. Excited din ako para sa book na ito. So ayan, I was able to buy 4 books from National Bookstore Katipunan branch na lahat sila ay tig na 99 pesos. So, may sukli pa yung 500 pesos. Pero kasi talagang marami pa namang mga books doon. Pero hindi ko na type. At hindi ko na rin pinilit yung sarili ko na for the sake of ma-reach ko lang yung budget ng 500 pesos. Hindi na, parang baka may madaanan na ano, baka may madaanan na ibang National Bookstore, doon ko na lang bibilhin yung isang kulang para makumpleto yung 500 pesos challenge natin or budget natin. Ayan. So yun na nga, and nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa SM Mall of Asia. At syempre, alam naman natin ang SM Mall of Asia ay sobrang laki, sobrang maraming pwedeng puntahan doon na magagandang stores, at pwede ka rin pumunta doon sa may Baywalk, maraming pwedeng puntahan agad na masarap na kainan at kung ano-ano naman. Pero syempre, ang unang-una kong pinuntahan ay National Bookstore. At ang National Bookstore sa SM Mall of Asia ay malaki rin yung branch nila. Pero kahit malaki yung branch, makikita mo naman kaagad doon yung table nila na may 99 sale. But ayun nga, unfortunately, so sad. Pagpunta ko doon sa table, wala nang magagandang titles doon sa 99 sale nila. Kaya naman, umikot ako doon sa kabilang side ng table na merong 299 sale and below. So, pero pero wala na doon 99. So, yun yung mga na 199, 299, mga ganun yung mga books doon. Pero yun na nga, pag punta ko doon agad, meron akong nakitang libro agad na ito na nga yun. Saving Red by Sonia Sones. So, itong book na to ay 199, hindi siya 99. Lumagpas ako sa ating budget. Pero kasi, alam mo yun, yung meron talagang mga books, di ba, na parang ang hirap pakawalan. Alam mo yan. Hindi lang sa books. Alam mo yan. Joke lang. Yun nga, ang hirap pakawalan. Ano eh, parang tulad din sa book haul ko, yung nasabi ko dun sa isang book na
minsan talaga nadadala ako sa cover pa lang eh. Nalalove at first sight ako sa cover pa lang ng books. Kaya ito parang very interesting kasi parang what's with the color red? And what's with the girl? What's with that look from that girl? Parang there's something strange in the neighborhood. there's something strange. Ganon. Kaya, tapos nabasa ko pa yung synopsis niya, which ang sabi dito, my name is Mol. Nasabi dito, my name is Mol. This book is about me. I'm probably the guiltiest person who ever lived. But I'm not ready to talk about that yet. I may never be ready. See? Diba? Ano yan, Molly? I-ano muna, spill the tea. Kaya naman, I'm very curious, I'm very interested with this book. Kaya naman, I'm sorry, nag-exceed ako sa ating 500 peso challenge. At binili ko siya. Actually, dinouble check ko pa ito. Dinala ko talaga doon sa counter. Habi ko, 99 po ba ito? Baka kasi may chance. Baka kasi may himala na naligaw lang pala siya doon sa side na yun at 99 lang naman siya. Pero unfortunately, hindi. But fortunately, pwede pa rin naman. Pwede ko pa rin namang kunin. Kaya yun, kinuha ko pa rin. So, yan. This is from National Bookstore Mall of Asia branch. Actually, sa Mall of Asia, kung yung tatahaki ng kaloob-looban ng National Bookstore dun sa pinakadulo, actually, meron sila dong shelf na puro sale. As in, meron kang mabibili dun namang worth 50 pesos books. As in, marami. Marami ding magagandang titles. Actually, meron ako dong dapat na bibilihin, pero ayun nga, sabi ko, itong book na to, ano series to eh. Parang, pero yun nga, yung books na hawak ko, dalawa na yung tig 50 pesos. Hindi siya yung una. So, parang mga nasa kalagitnaan siya nung series. Kaya parang, nag-decide ako na wag na lang bilhin. Kasi wala naman ako nung unang book. Parang, baka mahirapan pa ako hanapin yung first book. Kaya sabi ko, wag na lang. So, yun, pero kung marami kayong time at kung talagang gusto niyong sumuyod ng sale doon sa National Bookstore Mall of Asia, sa dulong-dulong part nila, meron kayo doong makikitang mas marami pang sale. Meron ding magagandang title ng books doon. I'm sure may magugustuhan kayo doon. Yun lang, talagang parang nakontento na ako dito kay saving yun. At saka parang yung sa isip ko, ano na eh, lumagpas na nga talaga ako sa 500 budget, kaya kinontrol ko yung sarili ko na tama na, ano, over budget ka na, tama na. Yun. Ito lahat ang nabili ko for our second book haul, 500 peso challenge or 500 peso book haul. More than. So, ayan nga. So, katulad ng ating first book haul, gumawa ulit ako ng breakdown. At kung ito total natin, ang lahat ng kanilang original prices, lahat sila ay 2,451. What? O, diba? Sobrang mahal. At ang na-save natin ay 1,856. Diba? Wag winner. At lahat ng librong ito ay 559 pesos. So, lumagpas ako ng 95 pesos. Kaya naman, ayun. So yun, lumagpas ng 95 pesos sa ating budget, pero okay lang for me kasi 95 pesos lang naman and magaganda naman yung titles ng ating books, kaya hindi masakit sa dibdib. hindi naman tayo gumastos ng 1,000 plus, hindi naman ganun over budget, kaya yun. Ang saya-saya at meron na naman tayong dagdag sa ating TBR list. Ayan. I'm currently reading Rizal Without the Overcoat. Ayan. So, ang saya. At syempre, ano nga ba? At syempre, ano nga ba ang unang babasahin ko sa mga librong to? Ang unang babasahin ko, syempre, Saving Red, nang magkaalaman na kami ni Molly. Ano bang ganap talaga ni Molly? At ang pinakahuli kong babasahin, siguro ito. Yan. Pero babasahin ko naman silang lahat.
Ayan, at meron akong bonus from National Bookstore din na sobrang saya ko. If you're a Potterhead like me, sobrang maliligayahan ka dito. Grabe. Hindi ko to nakita sa mga previous National Bookstores na napuntahan ko. Sa Mall of Asia ko lang siya napuntahan. At sobrang saya ko. My Potterhead heart is so, so happy. Ayan, ito papakita ko sa inyo. So, ito yun! Tada! Ito lang naman po ay paper bag. Paper bag na Wizard in Training Harry Potter. Yan. Ito. Pero ang saya-saya ko na dito. Sobrang saya. Nakita ko to. Parang may table na puro ganito. For gifts siya actually. Meron din sila nung gift wrap. Pero unfortunately, out of stock na. Pero sobrang... That broke my heart. Kasi gustong-gusto ko siya para ipapambalot ko sa mga notebooks or kung saan man. Ang ganda rin kasi nung kanilang gift wrap edition. Or ang ganda rin nung gift wrap version nila ng ganito. At syempre, ito ay may mga available sizes. So this is the biggest one, the large. At ito ay 65 pesos. Ayan. Na parang gusto ko pang ipa-frame. At syempre, ang susunod na size ay ito. Ayan, ito naman ay 45 pesos, the medium size paper bag. At meron silang, tadas, tiny one. It's so cute, it's so tiny. Ayan, ito naman ay 39 pesos, o diba? Kasi usually yung mga Harry Potter merchandise, iba super mahal. Kaya ito na yung chance ko bilang isang masino, kuripot, bilang isang... budget conscious na tao, 'di ba? Parang oh my gosh, wala pang 200 pesos, meron na akong tatlong Harry Potter paper bag na gusto ko talaga silang ipa-frame. Ayan, super cute, 'di ba? Actually, nung nabili ko tong Saving Red sa MOA, ano, ayaw ko nang ipabalot dun sa ano, sa cashier yung ano, dito na lang silang lahat, yun. Ilagay na lang silang lahat dyan, together with the book. Tapos, feel na feel kong mag-ikot sa MOA na daladala ko yan. Ganyan-ganyan. Feel na feel ko talaga. Because I'm a wizard in training. Ayan. So, yun. At, naalala ko, meron pa pala akong isang bonus. Dahil na sa Mall of Asia na rin, syempre, tinungo ko na rin ang Fully Booked. Ayan. Meron din akong nabili sa Fully Booked na actually binili ng kasama ko for me. Thank you. Kasi sa Fully Booked, medyo expensive yung mga books doon. And kahit may sale, expensive pa rin. Kaya tingin-tingin lang talaga ako sa Fully Booked. At saka, yun, until meron na punta ko doon sa magazine stand nila. Tapos meron doon mga Archie comics, Jughead comics, Betty and Veronica comics. Kaya naman, ayun. Kabili kami ng Betty and Veronica for only 99 pesos! Yay! Thank you, my heart! Ayan. So, 99 pesos lang din. Ayan. Sa mga 90s titos and titas of Manila, 90s kids, ayan. Alam ko marami ang nag-enjoy at nag-e-enjoy pa rin sa Archie Comics. Ayan. Ito ay influence again ng aking tita. Marami siyang ganito. Mahilig siya magbasa ng ganito. Sa bookshelf namin, yan, may mga Archie Comics. Pag di na niya binabasa, ako'y nagbabasa nung bata pa ako. Kaya naman, Archie and the Gang has a special place in my heart. At tuwang-tuwa ako dito, 99 pesos lang din. Very affordable. At si Betty and Veronica yung favorite ko sa Archie and the Gang. Ayan. Si Tita, si Jughead yung favorite niya. Marami siyang Jughead comics. May mga Jughead comics siya. Ayan. Kaya naman din, ano, parang yung Archie na, yung Riverdale sa Netflix, medyo disappointed ako dun kasi, ano, ibang-iba yung story from Archie and the Gang story sa comics. Kaya, parang, parang hinango lang nila yung names, characters, but yung story, yung plots, yung ano, kay Jughead pa nga lang eh. Diba si Jughead mahilig siya kumain, tapos antuin. Si Jughead dun sa ano, iba eh. Kaya, yun. Kaya hindi ko yun pinanood. Hindi ko siya tinapos, hindi ko na tinuloy-tuloy. Yan. Pero dito, I'm so excited. The Archie Library for only 99 pesos from Fully Booked. Yes! Yay! So, ayan guys, ang ating
500 peso tipid budget book haul with some bonuses of Harry Potter merchandise and the Archie Library, Betty and Veronica. Ayan, so ang saya-saya. Kaya nga, isa rin na gusto kong i-share, parang ngayon, parang sobrang motivated ako na mag-ipon. Kasi nabasa ko na ang National Bookstore pala, parang yearly sila talaga nagkakaroon ng 99 sale or lower than 99, or basta yearly nagkakaroon sila ng sale ng mga books. Kaya naman parang na-excite ako at na-motivate ako lalo na mag-ipon para next year makabili ulit ng maraming books na hindi kailangan sa sobrang mahal na halaga, diba? Makakabili na, pwede tayong makabili ng maraming books sa very affordable price. At yun, ang saya-saya kasi meron na namang dagdag sa aking TBR list. Andun sila, katabi ko sila matulog. ang saya-saya paglilingon kang ganun pag isang sa baga. Ayan, bago hindi ka makatulog, books pa rin, ganun. Ayan, so thank you guys for watching my vlog. And please, don't forget to hit like, subscribe, and of course, hit the notification bell button para ma-notify ka pag meron ako mga bagong videos. And watch out! Maraming nakapilang videos for you guys. And ayun. I hope ma-motivate ko rin kayo to save at maging abanger sa mga sale at magbasa. At yun, hindi kailangan, alam mo yun, na makakapagbasa pala tayo. But now we can own brand new books sa hindi mahal na halaga. So yun, see you again guys on my next vlog. Keep safe, and if ever napupunta kayo sa mga National Bookstore para tangkilikin yung kanilang sale, of course, always wear your face mask, face shield, always bring an alcohol with you, practice and maintain social distancing, at ang pinakamahalaga sa lahat, magpabakuna na para tuwing tayo ay lalabas, tayo ay protektado. Ayan, medyo malalesen yung ating worry. Kaya, yun, keep safe guys! Bye! See you next time!